Nag-iintay na lang kayo na makareceive ng letter of authority. Ah? So kung yung mga hindi pa nakakakita ng letter of authority, napaka-delikado ho niyan. Pag nakatanggap ka ng letter of authority at ma-issuehan ka tungkol sa run after tax evader, ang nakasulat sa letter of authority mo, run after tax evader, ganito ho. Ang nakasulat sa loob, rate. Ganyan. Pag nabasa nyo ho na yan, delikado ho yan. Kasi dalawa ho ang pupuntahan ninyo, kulungan. Kulungan ho. And number two, ang minimum, nasa naririnig ko, minimum nalagay is 5 million. Yung 5 million nalagay na yon ay para lang sa BIR official. Okay? Pero, hindi ka pa rin off-hook. Ibig sabihin ng off-hook, hindi ka pa rin exempted na bayaran yung tax due. Ang ninenegotiate mo lang, huwag kang makulong. Pero yung tax due, babayaran mo pa rin. So, bago makarating, ang strategy dyan is, sabi nga, extinguish. Extinguish obligation. O kaya, prevent. I-prevent mo yung opportunity ng BIR na ipakulong ka. I-prevent. I-deprive. Ngayon, paano i-deprive yung ikukulong ka? Paano i-deprive ang BIR doon? Yun yung susunod na ano eh. Paano natin i-deprive ang BIR na mapakulong ka? Sinabi na sa'yo. Declare your income voluntarily, truthfully. Yun yung pinagagawa. So, kailangan yung accountant mo, bookkeeper mo, o yung lawyer mo, mahusay dyan. Okay? Ngayon pa lang, sir, actually, sa loob ng isang linggo, masasolve mo tong kaso mo ito eh. Isang linggo lang, tapos na yan eh. Okay? So, kailangan nyo lang upuan, pag-isipan, strategize. Paano de-declare voluntarily at paano yun tama? Ganun yun, sir. Ganun. Eh, sir, wala na kaming pera eh. At saka, huwag mong intindihin yung pera. Ang balita ko nga rito, maraming nagsasabi sa akin, for the past 3 years, kumita kayo na 100 million, sir. Sabi, hindi ko alam yun, ha? Sabi. So, nakita naman, nagbibili-bili kayong ganyan. So, mayroong paraan, ha? Para lumiit yung tax nyo. Siyempre, exempted kayo sa value-added tax. So, sa 100 million, hindi na kayo magbabayad ng 12 million. Ang kailangan nyo lang is mag-file. So, except, pag nag-file kayo, mawawala na yung 12 million. Oh? Siyempre, bago mag-file, ang unang gagawin dyan, registration. Okay? Mag-register muna kayo as value-added tax para ma-exempt kayo o mawala yung 12 million. O, dito, na-clear mo na yung 12 million. Ang susunod dyan, yung BIR kasi dito, ang ganda nung ano eh. Siyempre, kailangan kong sabihin to sa taong bayan. Sorry, BIR ha. Hindi po ako kumakampi, pero gusto ko lang na bigyan ng solusyon yung problema ng mga taong dahil dito. Ano po? So, dito sinabi ng BIR, ano yung pwede mong gawin, sir? Oh? Business tax. So, pwede ka pala, sabi rito ng BIR, ha? Pwede mong gamitin yung 8%. Pero, para lang yan sa 3 million na kita. Ayan, para sa 3 million. Hmm. Eh, since 100 million ka na, sir, ang daming zero. Ang daming zero. Natutuwa ako, sir, at umamang ka sa pagbablog. Ha? Huwag mo sayangin, sir, yung future mo dahil lang dito sa BIR. Wag, sir. Kailangan ka ng taong bayan. Kailangan ka ng pamilya mo na kumikita. Okay? Ituloy mo yan, sir. Ituloy mo, sir. So, ngayon, ang mapupunta ngayon sa'yo rito, dalawang option. Ha? Pwede ka raw, pag nag-exceed ka, mag-aano ka na ngayon sa tawag nito. Pag nag-exceed ka, gagamitin mo na ngayon yung ano, yung eto.
Okay, ito gagamitin mo. Or, sabi rito, pwede kang, yeah, yan yung, wala ka na rito, sir, hindi mo na pwedeng gamitin itong 8%. X na yan. X na sa'yo yan. Hindi pwede yan, Jamil. Ito pwede sa'yo. At saka ito. Ito yung option number 1 mo. Ito yung option number 2 mo. Okay. Kung tatanungin mo ko, mga bossing ko, sa binibigay ng option ng BIR, kasi meron pang third option, ha? Meron akong alam na third option na hindi ko pwedeng i-divulge dito. Ito yung secret ko eh. Na mas maliit yung tax na babayaran. Okay? Yung third option. Pero, yung second at yung first and second option na binibigay ng BIR, okay na to, sir. Ah, ito ang para sa iyo. Ah, sa mga accountant, bookkeeper na mahawak kay Jamil, sa mga kamag-anak, pwede na yan, sir. Explain ko lang sa iyo, sir. Yung 40%. Halimbawa, 100 million kinita mo. 40% ng 100 million, which is 40 million, hindi subject sa tax, sir. Hindi subject sa tax. Ang subject lang yung 60 million. So, multiply mo yung 60 million by 18%. Oh, sabihin na natin, i-gross up na natin ng 20%. 60 million times 20%. 12 million lang, sir, yung liability mo. Eh, sa loob ng isang taon, sir, kaya na yan ng iyong ano eh. Kaya na yan ng iyong 12.5 million. Na subscriber, ingan mo lang, sir, ng piso-piso. Ingan mo lang, sir, ng piso-piso yung ano mo eh. Yung subscriber mo. Sabi mo, oh, mga subscriber, ina-attack ako ng BIR, pwede bang mag-donate kayo sa akin ng piso-piso? Eh, that's 12.5 million na, sir. O, di bayad mo na yung deficiency tax, ang problema mo na lang, yung surcharge. Oh, at saka yung interest. At huwag mo kalimutan, magbayad ka ng compromise penalty kasi ang pagbabayad ng compromise penalty, Jamil, kung nakikinig ka, o kamag-anak ni Jamil, bookkeeper ni Jamil, lawyer ni Jamil, CPA ni Jamil, auditor ni Jamil, kung nakikinig kayo sa akin, mas mababa yung 25% kesa sa 50 kasi sabi rito ng BIR, pag nahuli ka namin, tindi. Pag nahuli ka namin, ang i-apply namin sa yung rate ay 50%. Ayun, liwanag. Ano? Pag nahuli ka namin, ang i-apply namin sa iyo 50%, pakulong ka namin. Dalawa. Pero pag nag-voluntary ka, voluntary and truthful, hindi 50. Wala yan. Scratch na kagad yan. Hindi pwedeng i-apply ng BIR. Hindi ka na rin pwedeng i-charge ng tax evasion. Ang pwedeng i-apply dyan, sir, 25%, sir. Oh. Imaginin mo, sir, from 50 to 25. Ang laki ng tipid mo, sir. Ang laki. Pero talagang ganun eh. May kasalanan ka, may penalty. Katulad nung dinidiscuss ko sa inyo, itong si nahuli ng LTO sa Facebook niya na nag-overspeeding 2 years. So, magsimula ka, sir. Ah, magsimula ka ng 2018. 2018, 2019, 2020, 2021. Mag-file ka na, sir. Tapos kung hindi mo kayang bayaran, sir, isang bigla. Okay? Merong tinatawag na financial hardship. Okay? Since nasa pandemic tayo, qualify ka, Sir Jamil. Qualify ka sa financial hardship. Ngayon, kung madali namang magsimula, sir. Eh. Ha? Yung property mo, ibenta mo. Yung sasakyan mo, ibenta mo, sir. At madali lang yan, sir. Marirecover mo. Kaya lang, sir, kailangan kayo. Kasi mga entertainer kayo, kailangan kayo ng 12.5 subscribers nyo. Please, para sa kapakanan ng mga magulang ninyo, kapatid ninyo, na umaasa din sa inyo, sir. Saka yung mga tao na, pambalita ko, nagdi-distribute din kayo ng pera, nagbibigay kayo ng pera sa mga tao, tumutulong kayo. Maganda yan, sir! Ituloy nyo yan, sir. Ituloy nyo. So, ganun po ang dapat na approach kay Jamil.
At ito po ay napakadelikado na nangyari kay Jamil kasi inadvertise nila yung ano nila rito eh. Ayan o. Ayan o. Inadvertise nila. Grabe. So, para dun ho sa mga vlogger, okay, na nalilito ngayon, the same din ho yung advice ko po sa inyo. Mag-register na ho kayo. At kung meron ho kayong bookkeeper, accountants, at saka lawyers, pwede ho yung ipakita tong aking video para mapag-usapan ho ninyo at ma-strategize nyo. Huwag nyo na hong palagpasin hanggang September 15. Baka mag-issue na ho ng letter of authority. Kasi malaking pera kayo. Malaking pera ho kayo pag nagkaroon ng letter of authority. Ngayon, eh, paano sir? Ano gagawin namin? Wala pa kaming pera ngayon. May technique dyan. May technique. Ano technique? Gagawa na kayo. Sabi, declare. Ah, voluntarily. O di mag-declare voluntarily. Ah, truthfully. Eh di mag-declare truthfully. Yun lang naman ang dalawa eh. Okay? Wala kaming pambayad. O, declare. Yun muna pagawa eh. Declare. Ano available na pera mo? Eh, eto lang, sir. O, di magbayad tayo based sa capacity. Kasi ang tax naman is capacity to pay. Okay? O, yun yung kakalimutan yun. Capacity to pay. Oo, kumita ako ng year 2021, ah, year 2018, 2019. Malaking pera. Pero, ngayon ubos na eh. Wala na akong pera. May pandemic pa. So, pwede pa ho kayong makipag-usap through installment. Ha? Ganun din eh. May utang kayo. Yun. May utang kayo. Huwag nyong kalimutan yun. Kanino kayo may utang sa gobyerno? Siyempre, magbayad kayo. Diba? Kung wala kayong pambayad, mag-enter kayo into a legal compromise. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later.